Yo, what's up? So, mga paps and moms, so nagbabalik ka sa motovlog, no? Sobrang tagal ko nawala, no? Namiss niyo ba ako? Charot. Sana all. So, ngayon, ang reason nga pala, bakit nga pala tayo nawala ng matagal, almost months na rin talaga, 5 months, mga ganun. Kasi po, tayo ay nagpahinga muna sa vlog dahil wala tayong maging content. Then, pandemic din nga, may mga iba pang matters, issues na kailangan nating ayusin. So, na, tigil muna tayo sa pag-vlog. Then, yun nga, kung mapapansin nyo, iba na yung dala ko dito, based dito sa dashboard ng motor natin. O, naka-Yamaha na tayo. CR, Yamaha na tayo mga pops and moms. So, welcome nyo si Baby Valencia, no? So, papakita ko sa inyo yung pinaka itsura niya sa ngayon. So, ito na siya. And papakita ko muna sa inyo yung intro at the same time. Pagkatapos nun ay si Valencia na. So, chill lang ako lang. Din dahil nagbabalik nga tayo, may gagawin tayo. Isasabak agad natin sa challenge si Valencia kay top speed. So si Valencia ay Yamaha R15 V2 2017 model itong nakuha ko. Eh meron siyang 150cc na engine, liquid cooled. Ano ba? Yun nga, analog yung kanyang RPM, then digital yung kanyang speed. And meron dyan, makikita mo yung fuel indicator niya, odometer. So sadly dito nga sa V2 version 2 ng R15 ay walang gear indicator. So napakasimple lang kanyang ano, ng dashboard or cockpit niya. So susian niya ito, and then meron siyang kill switch din dito sa kanan, start, then high low, then yung kanyang signal, busina, then flasher. Meron siyang flasher, wala siyang hazard. Hindi ko lang alam sa version 3 na R15 kung meron, hindi ko maalala, pero nakapag test ride na ako na sa Carmona Resta. Wala siyang switch sa ilaw, kung on off switch. Nakadirect siya na daylight, naka driving light or daylight yung nakabukas yung ating ilaw, taillight at saka ilaw. So yun. And then wala siyang kickstarter, sports bike style. So yun nga yung kanyang specs. So itong gagawin natin ulit, I don't recommend na gawin nyo, I don't recommend na gayahin nyo. So testing natin yung kanyang top speed agad-agad. Pero syempre, itignan pa rin natin kung tumalawag yung kalsada. Then hindi ko nga siya nire-recommend na ganun na gawin natin. So mamaya ulit pagka ano natin, titignan natin kung magagawa natin. Meanwhile, so yun, no, testing na natin. Testing, let's go. Kaya pa ng motor, so tinapusan naman tayo ng kalsada. So 124 ang net top speed ko dito lang sa stretch ng Carmona. So inuulit ko mga paps and moms, mga batang nanonood, please huwag niyong gayahin po, no? For entertainment purposes only to, no? Hindi ko gusto na maka-accident or ma-accidente. So ride safe sa ating mga paps and moms. So magawa natin ng kahit paano ng maayos yung challenge natin kay Valencia. Malakas yung motor na to, knowing na 150cc to, nakasas magaan siya. So goods, so tagumpay tayo sa ating challenge, mission for today, no? So tung ding pasok ang music.
So ayun nga, tagumpay tayo, then pauwi na naman tayo, then nagawa na natin yung kanyang challenge. So quick update lang mga pops and mom, so reasons kung bakit hindi ako nakabalik para nakakapag-vlog. And then bike upgrade or brand upgrade, so from Rusi to Yamaha. So ayun nga, welcome Valentina. Sa mga napapangitan sa pangalan, bala ko sa buhay mo. So, kanya-kanya tayo ng trip. Walang basagaran trip. So, yan, hanggang dito na lang ulit mga pops and moms. This is Arson Motovlog. Nagsasabing, no good guys, but see you next time and peace out!